nandito ka ngayon, napunta ka sa channel na ito, at nanonood ka ng video na ito, gusto mong malaman kung, alam mo yun, paano ba maging babae pa rin kahit naka-pixie haircut ka? Paano? Anong gagawin? Kasi alam ko yung concern nyo, ako dati ganun din. Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, kumusta naman kayo? So, bali ganito, nung nakaraan, na-discuss natin kung ano yung mga dapat gawin bago ka magpagupit ng hairstyle. Yes, and after that, nag-discuss naman ako sa inyo kung ano yung mga dapat nyo i-expect kung magpapagupit kayo ng pixie. So, lately, puro tungkol sa hair ang napag-uusapan natin. Kasi hindi ako masyadong makalabas ng bahay, quarantine, meron tayong tinatawag na community quarantine, alam naman natin lahat yan dahil sa corona. So, yung mga bagay na kaya kong i-vlog at i-share sa inyo as much as I could, gagawin ko pa rin. Kahit wala tayo masyado ngayong product review kasi medyo alanganin akong lumabas or hindi ako masyadong makalabas. But don't worry, pag nagkaroon ng time, makakalabas ulit tayo. Tatimingan ko na lalabas ako ng medyo maaga para makabalik ako before the curfew. Yes, may curfew kasi kami dito sa aming community. So guys, for today, tungkol pa rin tayo sa pixie hair, pero ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa paano ba, alam mo yon, magmukhang feminine or babae. Paano ba mapanatiling magmukha kang babae kahit ganito yung hairstyle mo? Yes, kahit naka-pixie cut ka. Kasi alam mo yon, marami nagtatanong kung baka daw kasi pag nagpag-upit sila, magmukha silang bata, magmukha silang lalaki, parang ganun. Kaya nagdadalawang isip sila magpag-upit. Okay, number one, ang unang-unang mapapayo ko sa'yo, alam mo yun, just use the usual makeup, kung ano mo yung ginagawa mo, yung pang-everyday makeup, sa araw-araw, kung hindi mo naman kailangan mag-full makeup, okay na yung kahit ganito lang, sa akin, naka-eyebrow and lipstick, ganyan, tapos maglagay ka pa rin ng konting powder, kung gusto mo, pwedeng konting blush on, pero hindi kailangan full. Pero kung gusto mo mag-full makeup at kailangan mo talaga, then just go for it. Ang payo ko, yun. Mag-ano ka pa rin, mag-ayos ka pa rin, mag-makeup ka pa rin. Ayusin mo man lang yung kilay mo, and then, especially yung lips mo. Pag nag-red lipstick ka or pink lipstick, instantly, lalabas naman yung feminine side mo agad-agad. Don't worry. Kung ayusin mo yung pilik mata mo, ako kasi ngayon, bira akong mag-ayos ng pilik mata kasi tinatamad ako minsan maglinis ng mukha ko. Gusto ko yung mabilisang hilamos. Pero pwede yon. So, yun ang may papayo ko sa inyo. Pwede rin kayo mag-contour. Huwag yung titigilan yung pag-aayos ng face nyo just because naka-pixie cut na kayo. Okay? Hindi ibig sabihin kailangan, alam nyo yon, lagi na lang kayong plain. Hindi man kailangan porque naka-pixie cut ka, kakalimutan mo na yung lipstick mo. Alam mo guys, ako ha, may time, madalas ito, kilay at lips lang ang inaayos ko. Okay na. Instantly, magbabrighten yung face mo. Mukha ka pa rin babae. Number two, mag-accessorize ka. Yes, gumamit ka pa rin ng accessories or kung social ka, pwede namang tunay na jewelry. Hindi mahalaga kung fashion jewelry or alam mo yon kung tunay. It doesn't matter. Katulad ko ngayon, yung gamit ko ay fashion jewelry lang to. Yan. So, instantly, especially if you wear an earrings, mabilis siyang makapambabay. See? Pag naghikaw ka, pwedeng dangling, pwedeng stud, pwedeng... Alam mo, isa paborito ko pag ganito yung hair mo ay loop or tawag ng iba hoop earrings. So, yun. Tapos, pwede kang mag-necklace, pwede din bracelet and sing-sing. Ako, ang paborito ko talaga sa alahas ay hikaw, pintas, at sing-sing. Although, nag-bracelet naman ako minsan. Kasi, hindi ko alam din kung bakit, pero mahilig ako sa hikaw at sing-sing. Minsan, okay lang walang pintas, basta may hikaw at sing-sing. Although, mahilig din ako sa pintas. Bracelet, mga pang-glass ko na lang na choice. And by the way, doon nga pala sa accessorizing. Pwede rin kayong gumamit ng accessory sa buhok, like headband and mga pins. Pwede din yon. Kasama din yon doon, di ba? Tapos mag-i-instant mukha talaga kayong girl. Lalo yung mga headband-headband, okay? So, yun guys, maraming way. Hindi naman totoo na porque ganito ang buhok mo, magmumukha ka ng lalaki. That's not true at all. Number three, just continue your skin or beauty regimen. Yes, just because may pixie haircut ka na, doesn't mean na magiging ano ka na, pabaya ka na, magiging boyish ka na. Kung ang worry mo, magmumukha ka pa rin ano, alam mo, gusto mo pa rin magmukhang feminine, hindi, i-continue mo kung ano yung ginagawa mo na mga skincare routine mo, yung moisturizer mo, kung ano yon, just continue it. Wala ka namang kailangan baguhin dun. And lalabas pa rin yan sa reflection ng skin mo, babae ka pa rin, di ba? Number four, continue dressing up as a lady. Ang ibig ko sabihin dito, kung ano yung mga, like ako ngayon, look at me, I have a pixie haircut, but I'm still dressing up as a woman. Doesn't mean na just because
you have a pixie haircut, you have to wear baggy clothes, baggy pants. Hindi naman kailangan eh. Although wala makakapigil sa inyo kung gusto niyo gawin 'yon. Pero ang akin lang, kung ano yung mga alam niyo yung ladylike na mga clothes niyo, isuot niyo pa rin. Yung mga alam mo 'yon, yung mga typical na cut na babaeng babae, isuot niyo yung mga dress niyo, mga floral dress niyo, and wear something colorful like pink, red, orange. Just do it. Wala namang problema dun. And also sometimes, you could also wear some heels, okay? If you have to or you want to, you can still continue wearing them. So basically, you just don't have to change your entire closet just because you have a pixie haircut, okay? Okay. Number five, this is very important. Kasi hindi ito nangangailangan ng pera. It won't cost you anything. Hindi rin ito nangangailangan ng material na bagay. Pero for me, ito yung pinaka-importanting part. Yung number five ay continue acting like a lady, okay? Just act like a lady. Siguro hindi ko naman kailangan sabihin pa kung ano ang mga inaasa ng isang lady, di ba? So, yun na yun. Okay, just because nagpagupit ka ng maikli, hindi ibig sabihin magiging mukha ka ng gangster or alam mo yung maglalakad ka na ng may swag. Hindi ko alam sa inyo. Pero kung ano yung kilos nyo and yung personality nyo, yung hobby nyo, the way na makipag-usap kayo sa tao, just continue that. Kuha kayo ng inspiration sa mga ibang celebrity icon. Madali lang naman mag-research sa panahon ngayon. Okay guys, thank you so much for watching. So, yan guys, please, if you like this video, pahingin naman thumbs up. Pa-subscribe na rin para sa marami pang beauty vlog and tips. And I'll just see you on my next video. Bye-bye, ingat kayong lahat. And please, sumunod po tayo sa ating mga rules and regulation, lalong-lalo na yung mga nasa community quarantine. Thank you and I'll see you on my next video. Bye-bye!